Alright, good day mga katropa. Welcome back ulit dito sa ating channel for today's vlog. Bigyan ko kayo ng update dun sa binili kong folding bike na mumurahin. Pero ngayon, mamahalin na siya. Actually, unti-unti kasi in-upgrade ko yung folding bike. 70% na ng folding bike ko yung upgraded na. Actually, yung natira na lang na hindi pa na-upgrade, yung fork tsaka yung frame. So, parang yun lang ang binili natin, yung fork tsaka frame. Tsaka pala yung stem. So, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung itsura ng ating folding bike. Ayan mga katropa, ito na yung itsura ng ating folding bike ngayon. Ibang-iba na tulad nung compare dun sa bago ko siyang bili. Yung folding bike na yon, ito pala. Yung bago kong bili, nagkakahalaga lang yun ng 400. So, unti-unti, nang in-update ko, siguro manasa 2.5 na to total. So, yan lang ang naiwan, yung BNB na frame, tsaka itong stem, tsaka yung fork. So, i-bike check natin ng saglitan lang mga katropa. So, umpisa natin dito sa sa steering, dito sa handlebar. Sa handlebar, mga katropa, galing ko sa mountain bike ko. Pinutulang ko lang para medyo committed. Pati itong hand grip. Tapos nilagyan ko siya ng yung mga clamping para dito sa speedometer, sa ilaw. Tapos nilagyan ko rin ng bell. Yan. Actually, dalawa yan. Yan. Yung ating, ito pala, yung ating stem. Mumurahi lang to. 30 dirhams ang bili ko. So, itong handlebar, wala akong ginastos dyan dahil galing nga sa mountain bike. Ito yung ginastos ko, yung stem. Yung tatak niya is weight 30 dirhams. Tapos, itong brake lever, stock pa rin to. Hindi ko alam kung anong brand to, pero generic brand lang yan siguro. Tapos, ito, yung aking shifter, kasi yung stock na shifter nito, yung Revo shift lang. So, pinalitan ko siya ng Shimano Altus. Ano lang siya, di trigger na lang oh. Up down up down. So 9 speed siya. So yan, dako naman tayo sa gulong. So yan, ito yung pinakamahal na in-upgrade ko, yung gulong, yung wheel set. Harap at likod yan, silver rack. So kumpleto yan. Kasama na yung hub, yung gulong natin is CST. Yan yung brand niya. Tapos yung palang yung brake natin, kasi yung stock na brake dito V-brake. So hindi ko sana papalitan yon, kasi yung nung napalitan ng itong gulong, pati itong wheel set medyo lumaki, kaya yon napabili tuloy ako ng C-clamp na brake. So ito, mura lang din to, nasa halagang 60 dirhams lang yan, harap at likod. And so itong mga kable, mga stock naman yan, hindi ko na pinalitan. Yung interior pala, ayan, siyempre, pinalitan din natin. Ano ba sukat nito? Ito pala yung sukat niya, oh. 4.5 1 20 by 1.5 1.5. So, yan yung sukat ng ating gulong. Ito naman, pinalitan ko yung upuan. Medyo malapad kasi yung stock na upuan niya masakit sa puwet. So, ito, Rock Brothers. Medyo malapad-lapad, para ka nasa supa lang. Sa stem, sa seat post, hindi ko na napalitan kasi sabi ni Nur Almahara, wala rin magkasyang seat post. Kaya itong seat post ko, ayan, puro gas-gas na kasi taas-baba. Ito yung malupit. Light Pro na 58 teeth nga ba? Lang yan, hindi ako sigurado sa pinagsasabi ko ha. Oo nga, 58 teeth. Ayan, kasama na yung kanyang crank arm. Tapos pinalitan ko rin siya ng Light Pro na pedal. Tapos naka-Halotech na pala to na BB, bottom bracket. Yung chain niya, golden, pati yung kanyang cassette. Yung cassette, ang brand yan is Sunshine, 9-speed. Ito yung ating RD, Shimano Altus, 9-speed. Siyempre, pare siya nung ating shifter. Ayan, gulong. Wheel set, C-brake, harap at likod. So ano pa ba? Wala na, yun lang. Isa pala, meron akong biniling
center stand. Kaya lang parang sablay yung pagkakabili ko eh, oh. Hindi siya ano, hindi, parang hindi compatible do sa frame kasi nga yung frame natin eh mumurahin lang. Dapat siya ayan, oh. Dapat 'to nakaangat yung gulong sa likod eh. Eh ang nakaangat yung harap. Pero okay na rin kasi ang importante nakakatayo yung bike. Pero mas maganda siyempre kung ito, ito pa oh, tumatama. Siyempre mas maganda kung ang likod yung nakaangat para at least kahit pa paano kapag nagre-repair tayo dito sa likod na gulong, napapaikot natin yung gulong sa likod. Ayun, so yan yung ating update dito sa ating B&B na folding bike. So ayan mga katropa, natapos ang ating bike check. Mabilis ang bike check lang, halos hiningal din ako. Siguro sa susunod na upgrade yung ano na lang, yung stem, ay yung ano, yung seat post, tsaka yung stem. Kasi yung stem medyo okay naman, kaya lang seat post medyo gasgas nga. Kaya lang talagang wala ako makita magkasya doon sa na seat post para doon sa frame ko. Siguro one of these day, bibisita ulit tayo kay Nur Almahara para ma-check natin baka meron na tayong magkakasya doon. So yun, lahat ng mga parts na naikabit doon sa folding bike ko, care of Nur Almahara. So, ma-re-recommend ko na kung mag-upgrade kayo mga katropa, siguro alam nyo na, lalong-lalo na yung mga taga dito, taga Dubai, na yung si Nur Almahara eh, ano yun, malupit na bike shop yun, nandun lahat yung kanilang, yung mga kailangan ninyo. Magagaling din yung mga mekaniko nila, saka napaka-professional. So, bisitahin nyo yun kung gusto nyo mag-upgrade ng inyong mga bisikleta. So, yun mga katropa, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.